Isang mapagpalang araw po sa inyo mga partners. Pabalik na po sana kami ng Taguig, kaya lang napadaan po kami dito sa isang barangay sa San Juan, dito sa aking mga bayaw, sa Kuya Kitoy. Ay niyaya ako dito sa kanyang taniman ng ampalaya. So tingnan po natin kung anong mayroon dito sa kanyang taniman dito sa may Libato, San Juan. Ito pala yung tapaya na naibidyo ko dati, tinaniman ng kuya. Yan, upuan dito. May tubig na rin dito. Yan, pwede magkape-kape dito pagka umaga. Ito yung kanyang kubo rito. Kuya, ano ho rin pulang aray? Ayan, mga partners, ito po pala ay mga punlang sili. Siling green ho ito. Pang ano, yung binibili natin sa palengke. So tingnan natin yung taniman po niya ng ampalaya. Chuchu! O may aso. Ay, natutulog kayo dito minsan? Bay, ayos nga eh. Ito pong bayaw ko na ito, mga partners. Kahit po siya ay isang public school principal, ay hindi po pa rin nawawala sa kanya yung ano, yung pag-aalaga ng bukid, yung pagtatanim. Kasi paliwasa nga po itong mga ito ay lumaki sa pagtatanim. So yan, parang naging libangan na nila nito. Pero meron siya inaanak daw dito na nag-aasikaso. Yan po, ampalaya. Anong lawak ng ampalaya niyo kuya na ito, yung taniman niyo? Ayan, nasa 1,000 square meters, pero ang dami po. Hindi lang basta panggulay ah, pwedeng pambenta. Okay, kita niyo po. Taniman ng ampalaya. May ilang buwan na ho ito namumunga? Isang buwan na po itong namumunga. Kasi sa aming lugar sa Chaong, may mga nagtatanim ng ganitong ampalaya. Dito pala sa San Juan. Ito yung nakakakuha na kami ng 30 mil. Na pagbentahan. O, akalaan nyo po mga partners. Hindi lang basta kuhanan ng gulay, pwede rin pambenta. At malilibang ka pa kapag kayo medyo nai-stress sa iyong trabaho. Marami kang gawain. Pag ikaw ay pumunta sa ganitong taniman, ay siguradong mawawala ang stress mo kasi makikita mo sariwang gulay. Itong dahon ito, pagka malapit na ito lumugot, pwede rin po itong gulayin. Gagataan. Ayan, mayroon po itong balag. Mapapansin nyo may mga kawayan. Tapos yung pag-akyat niya may ginagamitan ng ano, akyatan. Ini-sprayan din ho ba ito kuya? Ini-sprayan din po ito paminsan-minsan kapag ka hindi mag-harvest. Nag-i-spray sila ng ano rito, pamatay peste. Pero ito ho ay walang abono. Ah, nilalagyan din po ng abono para mas maging malusog siya. So may mga ilan-ilan po dito nakatanim na puno ng rambutan. Ayan po, rambutan. Sa ilalim, meron din pong okra. Ayan, ang dami po. Meron din siyang taniman ng saging dito, kaya para maraming saging si kuya. Ito, okra. O yan o, may isang magulang na saging doon. Ayan. So mga partners, sa mga makakapanood nito, ayan po.
Ayan, no? Mukhang magtatagal pa buhay. Daming bunga. Ayan po. Di ko akalain na dito pala sa parting San Juan. Ito ho ba San Juan o Rosario? Ah, San Juan pa rin. Mayroon din palang taniman po ng ampalaya. Eh, alam naman po natin mga partners, ang ampalaya ay napakaganda po sa mga, lalo na po sa mga diabetic. Pinapaniwalaan po na nakakatulong yan. Na magandang iulam yung ampalaya. Pwedeng igisa, pwedeng maraming ano, pakubot na ampalaya, marami pong luto ang pwedeng gawin dito. May mga tao na hindi mapait magluto ng ampalaya. Pero ako, tiyambahan, minsan po mapait, minsan hindi. So, depende siguro sa paraan ng pagluluto. Ang sabi, pagka daw hindi bukal sa loob ang pagluluto, mapait daw ang ampalaya. So, hindi ko alam. Ayan, silipin po natin yung ano. Ayan, may puno din po dito na ano. Sintures. Tawag po sa iba, dalanghita. Ayan. Tingnan natin dito, oh. Ito naman ay... lukban ho ba ito, kuya? Oh. Parang orange. Ito po, may papaya. Maliliit ang bunga pero ang dami. Yan, buko pa po. Buko pa yan, maliliit pa. Meron din siya dito ng alagang baboy. Yan po. Oh, linis. Linis ng kanyang kulungan. Okay. Ito po. May CR din dito. Ibig sabihin talaga. May kawayan sa banda roon. Hindi na problema yung pantulos. Chuchu! May mawer. Maginawa ng pagtatabas. Ayan ha. Oo. Ang bigat niyan, hindi mananakaw yan ng... Kompleto na pala rito. Yan, pag walang pasok po ang kuya, bilang isang school principal, ay dito po siya nagre-relax sa kanyang taniman. Sa karanasan nyo, hindi naman ho magastos ang pagtatanim ng ampalaya. Kayang tumubo, lalo na ho pag tumama sa presyo. Ay katulad ho nito lawak na ito, mga magkanong pera ho ang inyong ginastos dyan? Ito. Ano, kulang-kulang na 30,000. Yan, mga 30,000 din. Pero halos sambot na. Halos sambot na. Itong kambaga, itong natitira, dito muna. Kung sa simula, yan ay, ang pagyan nito bago simula. Isos talaga sa una. Pero sa sunod na taniman, ano na lang yan, ang puhuna na lang dyan. Buto. Oo, at saka ano, dahil nandito na itong kawat. Nakaready na. Nandiyan na yung last plan. Yun pala po mga partners. Sa unang taniman ng ampalaya ay medyo magastos pa para mag-i-invest ka ng mga balag niya, poste. Pero sa susunod na tanim, medyo makakatipid-tipid na po. So, wala na yung 30 mga puhunan sa sunod, wala na. Wala na, so ganun na lang po. Eh, pupunta po kami dito sa Sagingan.
ay pinutol. Tatlong taon. Ito po, mga tatlong taon na ito na itanim itong puno ng Jimelina na ito. Kailan ho ito pwede lagariin? Siguro ano pa? 5 years pa? 5 years. After 5 years po, pwede na ito mapakinabangan. Ayan o. Oh. Itong height niya po, siguro, ano na ito? May mga tanim din pong mulawin dito. Yung kabilang yun, ang din yun. Ayan ha. Hindi ko lang yun, ako dahan kalahati. Oo. Oh. Wala din yun, kapagay yun. Yun ay hanggang karsa, hanggang yun na rin kami. Yung kawayang yun ni akin. Ayan. Kapagay yun yun. Sa gadoon, sa bahay doon. Yun ay 1,095 square meter. Ba? Hindi ko yun ay yung karsada. Oo, ito nga, kita ko ito. Ayan, palibasa po itong bayo ko, isa na isa hirap mga partners. Instead na gumastos lang sa kung ano-anong bagay, nakakapag-pundar po siya rito sa probinsya. Kasi ang mga kaukaunti natin na ipupundar, nabibili natin ng medyo mura, ay dumarating din po ang panahon na ito'y tumataas ang presyo. At hindi lang yon. Ang titingnan natin dito, yung mga tanim natin, katulad ng saging po na ito. Hindi ka nabibili ng saging. Oh, pwede rin ibenta. Ay ako, pag nakalimang saging ako sa umaga eh, libre na ang kanin. Oh, may hinog na eh. Hindi ko po nasalo. Nakain na nga. Ayan, nakain na po ng ibon.